Ang nakakalungkot na tanong palagi dyan, mga members na, yung tanong na, para sa akin ba talaga ito? Diba? Parang ganito, pinag-invite, tapos na-reject, nasaktan, ang bulong sa sarili, para sa akin ba talaga ito? Tama? Yung hindi pa member, maintindihan ko eh. Halimbawa, hindi ka pa member, in-invite ka ng Monday, lumipas ang ilang araw, umattend ka ng mga trainings pero hindi ka pa rin member. I would understand, yun ang papasok sa isip mo. Para sa akin ba talaga ito? Pero kasi once na-decide ka, na-member ka na, dapat wala na sa utak mo yan eh. Kasi tinanggap mo na, di ba? Parang love life lang yan. Sinagot mo na, panindigan mo na yan. Diba? Kaya, kung ikaw yung lalaki, tinanggap mo yung babae, panindigan mo na yan. Tama? Maximize. Make use of every positive resources na nakaharap sa iyo sa tinanggap mong sitwasyon. So, how to answer back? Kasi mahirap yun eh, pag sarili mo, tinatanong mo. Meron ka na bang, meron ba dito? So, mga baguhan pa to eh. Sa mga trainings na nagdaan sa akin, pagka medyo 2 years na, 3 years, 5 years, kadalasan yan, yan yung mga open na sa kanilang ano eh, sa mga kanilang upline eh. Open na yan. Sige, dyan na lang, sa baba na lang, brad. Ayan, kasi pag mataas, magugulo yung buho ko. Yeah, nice na. Yeah, thank you. Saan tayo naputol? Yung mga 3 to 5 years na, pag na-frustrate, open na yan sa upline nila eh. Nakakapagtanong na yan sa upline. Pero pag baguhan, bihira dito yung lalapit sa upline. Kasi, mare nahihiya ka pa, baka magalit yung upline mo. Kasi usually, ang expected na upline na tanong about action, about gagawin sa negosyo. Pero yung mga tanong na, para sa akin ba talaga ito? Now, ito, ma'am, iano na kita, i-cultivate na kita, no? Dahil baguhan ka, less than a year, one year ka, o 2 years ka. Para dumating man yung time na sarili mo lang ang mausap mo, eh, masasagot mo ng tama. Kasi pag di mo nasagot ng tama yung sarili mo, magdaluyong ang baksak mo eh. Sabi mo, kanakausap mo sarili mo, tapos di sumasagot ng tama, eh saan ang baksak mo? Doon. Sa welfare bill, sa pulang bubong. Di ba? Sa Mandaluyong kasi pag sinabing pulang bubong, yun eh. May taga-Mandaluyong ba rito? Ako, taga-Mandaluyong ako. Huwag na kayo magtatanong kung taga-labas o taga-loob, di ba? Kasi ang sagot dyan, depende sa kausap. Di ba? Ganun lang yan. Hindi, seriously, of course, there are times na open ang upline, madaling kausap, nakakakwentuhan mo. Pero kung nagsisimula ka pa lang, hindi yung na-expect ng upline na ganyan ang takbuhan ng usapan. Ang takbuhan ng usapan, most probably, ano yung gagawin? Ito yung plano, ito yung target natin, tama ba? Now, anong tawag sa mga ganyan tanong? Yung para sa akin ba to? Kaya ko ba to? Totoo ba to? Talagang mangyayari bang maganda sa akin yung nangyari sa iba? Ang lahat kasi dyan, ang kategory niyan, yung mga drama questions. Now, anong nakocontribute? Bakit lumalabas sa iyo ganyan? Madalas ko na sinasabi to. If you lack information or you have the wrong information, most probably katabi mo yung mga tanong na yan araw-araw. Kaya napaka-importante, onliner ka man, offliner ka, napaka-importante na nagpupunta ka sa office to attend trainings or to mingle with people na mga active. Kasi yan ang magbibigay sa'yo ng tamang kwento. At pag tama ang kwento, tama ang pinangahawakan mong information, you can easily answer yourself sa mga questions na, tama ba itong ginagawa ko? Para sa akin ba ito? Kasi na-frustrate ka eh. May mga sitwasyon kasi na talagang nagpapabigay ng damdamin eh. Yung ma-reject, di ba? Yan ang unang-unang dapat maintindihan mo na ang rejection e parte ng trabaho mo. Ang rejection, parte ng pagpapractice mo nung pinaniniwalaan mong tama. Matakot ka pag hindi ka nare-reject. Ha? Huh? Matakot ako sir pag hindi ka nare-reject. Oh, number one, pag hindi ka nare-reject, ibig sabihin, hindi ka nag-i-invite. Amen! Number two, pag ikaw hindi nare-reject, 10 taong kinausap mo,
Lahat sumali. Delikado yan. Malakas ka sa langit. Malamang pinagbibigyan ka na. Bentinig yung nakausap mo, wala pa rin rejection, mas kabahan ka. Dahil binibigay na yung mga masasayang huling sandali mo. Tama ba? Walang saya ang buhay pag puro sarap. Minsan ang sarap, lalong sumasarap pag medyo nasasaktan. Hindi ko gusto yung mga bungis-bis nito. Parang iba yung nare-register sa utak. Pero I like the way you think. Imaginin mo, no, lahat ng kinausap mo, di ka pa tapos mag-present, sali ako dyan. Kaya ang tip ko nga, pagpasampu na, halimbawa pang-pito na, sali ako dyan. Pang-walo, pangitan mo na yung discussion. Pangitan mo na yung pagpapresent. Ito, dito. Hindi nakita, no? Kaya, mga pagod ka rin, no? Kaya sabi, gusto ko yan, kakaiba. Brad, nasa networking ka daw. Oh, sali ako sa iyo. Wala ka hirap-hirap, sampo, sumali. Delikado yan. Talamang kukunin ka na. Talamang pinag-i-enjoy ka. Yan dapat mong tingnan pala. Huwag yung drama sa katawanan. Na-reject. Hindi mo kaya ito. Huwag na-reject. Ang pangit. Tapos pupunta ka pa ng head office o kaya kung ano mga BCO, mga branches, maghahanap ka ng kakampi. Diba? Malungkot ka eh. Hahanap ka rin ng malungkot, oh. Uy, reject ka ba? Oh, pangit, no? Hirap, equip na tayo. Diba? Sa 16 years, maraming ganyan pangyayari. Kaya ganito, magiging honest ako sa inyo. Hindi lahat ng nagsimula 16 years ago, millionaire na. Hindi lahat. Kasi nga, nag-quit. Yung iba, hindi milyonaryo, pero kumikita pa unti-unti. O ito, may taga Bicol, dito na lang babanggitin ang pangalan. Totoo ako last time, noong June, may nakita ako, umakyat, Millionaires Club. Yes. Eh, 2006 pa yun eh. Nagsimula eh. Ha? Hindi ko na babanggitin ko sino, pero kilala nyo. Tuwang-tuwa ako, kinalabit ko pa si Arnel eh. Sabi, Nail, yung favorite natin mo, taga Bicol. Favorite ni Arnel yun eh, pag nag-NDO. Alam nyo na yun. Sabi ko, karami yung 16 years, oh. Anong kwento? Naging milyonaryo pa rin dahil 16 years, hindi bumitaw. Tama, ang daming trial sa iyo ng paano. Ang daming trials, ang daming pinagdaanan. Bottom line, naka-finish na yun eh. Kung may 39 days, may 16 years. In between, nandun ka eh. Tama ba? Yes! O, pati pag pinag-usapan naman ang educational background, kadadali ko lang sa Bohol. Nabisita ko ulit yung Leo Kaduya. Nabisita ko kasi pinagyayabang niya yung 3 floors niyang bahay. Naging 4th floor na. Kailala niyo ba si Leo? Anong record ni Leo? Di ba? Yung grade 5 ang natapos. Na hindi makabasa ng brochure. Ang ginagawa nung araw nun, nagsisimula. Meron siyang classmate na naging lawyer, naging doktor, pupuntahan niya sa office. Dala niya yung brochure. Papabasa niya. Pati yung envelope na, ayun ano natin, folder na may marketing plan ng araw, papakita niya. Sabi niya, di ba sa Tagalog, di ba ikaw nakapag-aral, maintindihan mo yan, basahin mo yan. Kapag long story short, nagong buhay ng Leo, 4-story yung bahay, na-quarpa niya yung katabi niya, garahe, kasi yung sasakyan niya, 4. Dati Pajero tsaka Fortuner lang, ngayon may Raptor pa. Tapos nausap ko isang araw kasi may mga problema silang pag-iingkod ng OVI. So na-okay na, naayos. Anong point, di ba? Active na sa EC, active pa sa OVI. Yun ang totoong leader talaga. Kung ano yung ino-offer ng company, ginagrab. Why? Kasi naiintindihan na ng Leo, yung tunay na trabaho, naiintindihan niya na yung dapat na mga ginagawa.
Nagsimula rin sila sa ganito, patent na din. Lumalabas sa memories ko. May mga trainings kami. 8 years ago, 9 years ago, 10 years ago. Sa Tagaytay, nakita ko sila Leo. So, na-recall ko, kahit taga-Buhol sila nun, pag may patawag kayo, kami mga special training sa Luzon, lumuluwas sila. Eh, katulad niya mga Bicol. Ang ugali ng Bicol dati, no, sa panisipa, pasimuno ni Joseph Lim ng una. Every Tuesday, kung matapos itong third, itong 7th floor, kasi original na training room natin, 3rd floor lang. Eh. Nung ito magawa, nagkaroon ng culture ng mga taga-Bicol every Tuesday, naalala mo yun, every Tuesday, lumuluwas yan. Yung buong linggo, lahat ng na-convert nila, napapay-in, lahat ng nagpa-member, every week, linuluwas nila dito. Every Tuesday yun. So, anong main purpose? Patuto makulturize o culturize ika na, no? Parang kulto. So, you will be the judge of what happened sa Bicol naman at saka yung mga kasama ni Joseph. So, kayo, we encourage you na talagang dapat gawin yung tradisyon nito. And for today, I would like to thank everyone kasi nandito kayo. Sige, palakpakan mo yung mga kami ko. Kahit anong sitwasyon ang pagdaanan mo sa company natin, nagne-network ka. Ups and downs, iba pa rin pag ikaw bumibisita sa office. Iba pa rin pag ikaw umuupo sa mga trainings. Alam mo, maraming mali-level off dito, no? Dahil maiintindihan mo. Sabi mo nga kanina, maraming question. Ito yung mga sagot. Sa mga ganitong usapan, sa mga ganitong mga trainings, maraming kang matututunan. Marami ka maintindihan. Nagagamitin mo, hindi sa'yo, sa magiging downlines mo. Kasi iba-iba tayo ng resistance eh. Ako nung nagsisimula, lahat ng training na sinabi ng upline kong atinan, inatinan ko talaga. Pero inamin ko rin sa kanya, halimbawa 10 training. Sabi ko, dalawa lang yung na-absorb ko eh. Walang problema doon. Sabi ng upline ko, kahit nga kalahati lang ng isa na-absorb ko, panalo ka pa rin eh. Kasi meron kang natutunan kesa sa wala. At darating ang panahon ganito. Don't just do it for yourself. Do it for those people na papasok pa lang. Yung hindi mo pa member. Yung magiging member mo next month, magiging member mo next year at sa mga susunod pang taon. Do it for them. Kasi pagdating nila, may alam ka na. Yes! Huwag mong gano'n sa ito yun. Huwag mong gano'n yung gano'n na yung wala kang alam, may tao ka. Tandaan mo, may kanta. Be very careful to what you ask for. Sinong gusto? Kaliwa at kanan, 100 ang downlines, active lahat. Yes. Oh, ang tanong, ready ka ba dyan? Yes. Oh, di ba? Baka magtanong yan. Ano yung codes ng ganito? Anong points ng ganito? Ano yung UPP? Ano ang gamit ng ganitong product? Ilan ang mushroom nito? Kaya yung mga tanong. Di ba? Oh, hindi ka ready. Anong send, anong reply mo? Send to all, di ba? To you. Di ba? So, hindi, madaling mag-imagine eh. Madaling mag-imagine ang may sarili kang kotse. Madaling mag-imagine kumikita ka ng 100,000 per week. Diba? O 500,000 per month, 1 million. Kasi nangyayari na yan eh, sa maraming tao. Pero ang point, dapat ikaw yung ready. Dapat ikaw yung equipped. Ikaw yung nakakaintindi ng sitwasyon. Dahil, kung ikaw maraming tanong, mas maraming tanong yung papasok. Yung parating. Kaya ang tamang informasyon, kukunin mo lang sa mga taong active. Huwag yung active last year. Di ba? Ano nga yung points nung ano? Kailan ka ba active? 2 years ago? Eh, huwag mong kausapin niya. Di ba? Ano ba yung prime? Kailan ka active? 5 years ago? Huwag mong kausapin niya. Ang kausapin mo, yung ngayon. Di ba? Nakikita mo, nag-PPGI. Kausapin mo, paano nakapag-PGI yan? Kumikita ng hundreds of thousands hanggang million, tanungin mo kung paano, anong ginagawa. So, kukuha lang ng tamang information sa mga trainings na pinaprovide ng company. Hindi kita maaawat kung masyado ka magaling mag-research. Diba? Gugulugulo. Gugulugulo. Diba? Igugulugulo mo yung mga iba't ibang training. Okay lang yan, mga words of wisdom. Okay lang yan, pero ang in-depth na training, dapat tunin mo rin sa taong naka-experience na uminom ng C24/7. Yeah. Better yet, yung nagbebenta,
ng kape. Di ba? Ito, ito, ito pa, ano to? Gauging ito. Sino gusto maging milyonaryo dahil sa kamay? Oh. Hanggat wala kang regular customer ng lahat ng flavors ng coffee natin, malabo ka maging milyonaryo. Tandaan mo yan. Bakit? Kasi yan ang pinakamatinding competition sa labas, sa dami ng kape. Kung paano mo may establish yung coffee, ganun mo din may establish ang sarili mo as a network marketer. Sa bahay nyo magsisimula yan. Kung ang kape nyo sa bahay ngayon ay coffee ko, Nescafe, ano ba po ibang ibang ay wala. Tapos pag tinanong, sino gusto maging milyonaryo? Eto, kapal na mo ba? Di ba? Karma is real. Tama ba? Oo. Yung mga magulang, sino gusto maging milyonaryo? Ako, luluha pa. Ako, vitamins ng anak, Enerbon. Di ba? Sino gusto maging milyonaryo? Ako! Siya mismo, ang gamit, Centrum. Patay tayo dyan. Tama? O, ano toothpaste sa bahay? Ay, naku, ayan na. Yung Colgate na close up. Di ba? Ganyan yun eh. Sabi sa tindahan, pabili ng Colgate, ito, hindi po yan yung close up. Tanga-tanga lang. Yung mga ganyan, Diyos ko. Hanggat hindi mo na-establish ang sarili mo sa produkto, may karma yan. Galing-galing mo mag-recruit eh, produkto mo, iba. Eh, guess mo? Ang tawag niya kasi kultura. Hanggat wala ka sa tamang kultura, hindi ka yayaman dito. Yung mag-good morning sa gabi, kinahihiya mo, hindi ka yayaman dito. Yung 1 million, hindi mo magawa ng tama. Sige mo, practice mo. 1 million! Ano yun? Hindi, talagang titig na titig siya. Focus na focus siya. Ayun yun, ganyan, di ba? Nung araw kasi, ang dami ko nakasamang ganyan. Nagre-reklamo pa. Good morning, Brad. Gabi na, good morning. Yung ganyan, di ba? Tapos yung 1 million, dalawang, napag-iwanan sila eh. Nung napag-iwanan eh, Brad. Oh, niniwala na kami, good morning talaga. Di ba? Totoo yan kasi ang tao dyan, kultura. Pag hindi ka nakasabay sa kultura, sablay. O ganito, ano bang kultura? Ito masaya ko ha. Ito walang politika ha. Walang politika. Kasi we grew up, ako nung 70s, 80s ako bata eh. Naaalala ko 70s, 80s, ramdam namin talagang pagiging Pilipino. Ang tindi ng kultura. Eh cultural dancer pa ako nung bata ako eh. Oh, alam niyo pa ba yung mga cultural dance? Ay alam niyo ngayon mga Lintik na TikTok yun eh. Pero kung magagamit mo sa negosyo, why not? Yeah! Na point ko lang, nung araw, pagkultura kasi, ramdam na ramdam mo yung pagiging Pilipino mo talaga. Ibang klase, no? Pero may downside din ang konti eh, kasi ang Pilipino, wala tayong ano eh, wala tayong abundance mentality. Diba? Pero pagdating sa culture, eh, ibang klase. Anong point ko? Dito sa company natin, sinimulan din namin ito ng may kultura. Para huwag kang maligaw. Kasi pag naligaw ka, madali ka makakabitaw sa pinaniniwalaan ng company. Tandaan mo yun, lalo na kung mapapasukan ka ng mga maling information. Kaya, get involved. Ang sarili mo ipasok mo sa tamang kultura. Katulad nitong topic ko ngayon, this is part of the culture. Na kailangan naiintindihan mo yung momento. Madalas kong madinig yan eh. Ikaw din, madalas mong madinig, tama? Now, the question is, tumutugma ba yung pagkakaintindi mo sa salitang momentum sa ginagawa mo ngayon? Kasi napaka-importante, di ba? Halimbawa, yung salitang power, yung salitang grabe. Una-una, mga kabataan, ha? Pag gagamit ka ng power at grabe, may timing yan. Hindi yung maganda lang sinabi, power! Di ba? Grabe! Di ba? Iba? May timing yan, may pinipili yan, no? So ito, isa sa mga napakadaming words, napakadaming
tawag dito, ini-implement na sometimes, if you have the wrong understanding, that would lead you to dismay. Kaya kailangan tama yung intindi mo pag sinabi momentum tayo ngayon eh. Diba? Asan si ganito? Grabe, hindi nga mapakita kasi momentum eh. Yan. Sana tama yung tugma. Tama na tugma pa, no? Tugma yung pagkakagamit sa pagkakaintindi. Importante ba yun? Yes, kasi nga part ng kultura. Kasi dapat pagkultura, katulad ng sample ko kanina, pag Filipino, nakakatugma, isang salita. Tama? Isang intindi. Isang direksyon. Diba? Parang politika na, iniiwasan ko lang. Diba? Kasi dami ko nakikita ang mga face mask, kulay pink. Baka... umangal bigla eh, no? Oh, diba? So, tapos na ang politics, ano? Pero ganun din, ano? Sa atin dito, dapat nakakaisa tayo ng takbo ng isip. Lalong-lalo na pag may mga programa, may mga promo na pinatutupad yung company. Plus, of course, yung tinatawag nating policies, di ba? May mga policy tayo, may mga company rules na dapat nasusunod yan. Kasi, always remember, ang negosyo natin, pag hindi pa member dito, ang gusto nating mabigay ng kausap natin ay yung tiwala. Tama? Yun ang pinakamahirap ibigay eh. At kunin sa tao. Kasi, we are not in the business of, anong lagi mo sinasabi? We are not in the business of convincing people. Hindi natin trabaho, hindi natin negosyo ang convincingin ang mga tao. Ang trabaho natin ay mag-present, mag-share, and let them decide sa mga sarili nila. Yun ang trabaho natin. Kasi pagka linagay mo ang burden sa sarili mo na I need to convert ito, kailangan ano ko to? Ma-convince ko to. Ayan, mapapagod ka dyan. Kasi, gagamit ka na ng mga strategy na talagang emotionally pwede kang mag-drain. Pero kung if you're just sharing, you're just presenting at the best of your capacity, that's it. That is one of the very important step na magagawa mo. Ang question lang lagi dyan, sir, kailangan ba magaling ako magsalita? Pinaliwanag ko na yan. Hindi mo kailangan magaling magsalita. Kailangan mo lang marunong mag-present. Hindi mo kailangan maging magaling. Bakit? Kasi kung ano yung pinipresent ng mga top earners, yun din ang pinipresent mo, pareho lang. Pareho lang ng pangalan ng company, pareho lang ng product, pareho ng presyo, pareho ng ingredients, pareho ng kitaan, pareho ng benefits. So, hindi mo kailangan makipagmagalingan. Hindi naman ito kompetensya. Parang pagkanta ng lupang hiniran. Same lyrics. Pero hindi mo kailangan makipagmagalingan. Kung sila yung salongga, eh napakaganda ng pagkakakanta. Eh huwag mo nang tapatan kung di mo kaya. Ang importante, makanta mo. Dahil pag nakanta mo, Pilipino ka. Tama? Ganun din sa networking. Kung ano yung pinipresent dito nakikita nyo, hindi mo kailangan magaling magsalita. Kailangan lang marunong kang mag-present. Now, ang question, willing ba mag-present? Yes! Willing ka mag-present, that's it. Kasi yung iba dyan, ang sinasabi, eh, apply ko yung taga-present, taga-invite lang kami. May hangganan yan. May hangganan, ha? Hindi pwedeng habang buhay, ganyan ang sistema ninyo. Kasi, mawawalan din ang negosyo yung apply mo. Pag kayo ng kayo ang inintindi. Tama? Ito pa. Kung gagawin yung regular, ano, bago tayo bumuhos dito, kung gagawin mong regular ang pag-attend ng training dito, ang isa sa pinaka-importante na dapat mong tinatandaan, yung kasama mo. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. O yan. O sabi ko, tingnan lang, tinawanan. Kaya pagbibigyan kita, tawanan mo yung katabi mo. Yan yung gusto niyo. Dito, focus. Ano ibig ko sabihin dapat pinapansin mo yung katabi mo? Ganito lang yan. Kung every week mo gagawin ito, dapat ang target mo, kung sino yung katabi mo ngayon, next time pag-attend nyo, hindi na yan ang katabi mo. Bakit? Kasi pag yan pa din, ibig sabihin, isang linggo nagdaan, hindi ka dumami. Worse, kung every month yung ginagawa ito, at yan pa din ang katabi mo from last month, ang ibig sabihin yan,
walang magandang progress sa negosyo mo. Kasi hindi ka tumadami. Yung katabi mo ngayon, dapat next week or next month, iba na ang katabi niya na pagkakahiwalay kayo. That's one clear indication na ginagawa mo yung negosyo at nagre-resulta ang negosyo mo. Are you getting me? Yes! Diyan mo malalaman kung kasali ka dyan sa momentum na pinag-uusapan. Are you ready? Yes! Okay, maikli-maikli lang to. 15 minutes, tapos tayo. Alright, i-identify muna natin. Ano ba yung mga concerns sa momentum? Simple lang. How to build and how to maintain. Yan lang naman ang pinag-uusapan dyan, di ba? How to build and how to maintain. Ano ba yung magsabi na how to build? Kung paano gagawin at kung paano i-maintain. Sige, by sipag nito talagang kopya. Oh. Ha? Pati font, pati kulay. Picturean mo na lang yan. Kung gusto mo, para mabilis tayo. Kasi ganito, no? I appreciate yung mga ganitong style. Yan, yung mga sumusulat. Okay yan, I appreciate yan. Ang problem ko lang dyan, masisiguro mo ba sa akin na habang nagsusulat ka, maintindihan mo yung explanation mo? Yes. Hindi mo maibibigay yun. Nagsusulat ka, tapos nakikinig ka, magugulo ang mundo mo nun. Di ba? Pero I appreciate yan, ganito na lang, para mas maintindihan mo, huwag na mag-alala kung hindi mo makopya to. Eh sabi nga, kahit nga makopya mo ng kompleto, pati kulay. Pag-uwi mo sa bahay, pag-review mo, hindi mo maintindihan kasi yung attention mo, nasa pagsusulat, hindi sa pakikinig. Anong perfect example natin? Nag-high school ka, nag-elementary, nag-kolehiyo ka. Ang dami mong napunong notebook, di ka naman honor. Pagdating sa exam, kopya-kopya pa din. Kasi hindi naintindihan yung sinulat. So saan? Para saan yung pagsusulat? Ganito. Pag may nabasa kang maganda, sulat mo. Or pag may nadinig kang mas maganda, na-appreciate mo, yun ang sulat mo. Para pag na-review mo, alam mo kung yung sinulat mo. Or better yan, picturean mo muna. Pagdating sa bahay, dahil nakinig ka, tsaka may transfer. Tama? So, mas maganda ng technology nyo ngayon. Nung kami nagsisimulat, ako ganyan talaga. Tsaka voice recorder ang dala namin. Pinapatong namin sa mga speaker. Yung dati, yung unang setup nito, mga speaker natin malalaki, may mga voice recorder pa sa ibabaw eh. At saka yan, naka-live tayo, di ba? Yes. O, makikita rin naman sa FB, pwede ka mag-review. So, I would advise mas maganda makinig ka ng toto-toto. Then again, pero kung may gusto kang isulat, na-appreciate mo, sulat mo lang. Alright? So, dito tayo. How to build and how to maintain. Alamin muna natin ang mga momentum yung pinag-uusapan natin. Momentum is a concern to network marketers. It's also the most talked, totoo yan, pinag-uusapan about. And one of the proven system. Basa, anong word to? System. Ito. Proven. Okay, proven system. And most influential subject matters in MLM practice to be able to succeed before and present. So, sabihin, even before, when we were just starting, I started 2002, ang tagal na. So 20 years na sa August, I'll be celebrating my 20th year sa industriya ng network marketing. Sige, palakpakan mo yan. So, nung ako'y magsimula, ako'y 29. So plus 20, you do the math. Alam niyo na, ilang taon ako. Di ba? Nung 69. Sobra-sobra. Di ba? Sa totoo yan, from before and present and in between, maraming gumagamit ng momentum. Sometimes they use this word as motivation. Sometimes they use this word to get you into action. Okay lang naman yan. Lahat yan tama. Ang importante lang, maintindihan mo yung practice. At ang nabasa mo, ang momentum pala ay system. Paliwanag? Ulitin natin ha, makinig dito. Ang momentum pala ay sistema. Baka ngayon mo lang natinig yan. Ha? Ang momentum pala ay sistema. Of course, ito ay naging part ng network marketing system sa mga tunay na networker. Naging sistema nila to. Kaya naiintindihan nila. Kasi,
ang I believe ang short understanding ng momentum later on matatouch natin. Yun yung gusto ko maiwasan. May kasi may short understanding diyan eh. Hindi ko siya masabi na ano eh, na todo-todong mali na understanding. Short understanding lang siguro. Or wrong use pagka nandito ka sa network marketing. O sige. Tandaan to ha. It is a system. Kaya tatayo. Can I build it? Yan ang tanong eh. Pwede ko bang i-build ang momentum? Ang sagot, yes, momentum can be built. Kayang buuin. So, unti-unti na. No? Kasi dati parang intindi mo lang sa momentum, eh basta nandyan lang siya. Hindi po. Pwedeng pag-aralan, pwedeng pag-isipan, pwedeng pag-planuhan ang momentum dahil siya ay system. Sabihin sa katabi, siya ay system. Maliwanag ha? Okay, handa. Here now plays the role of the company you are with. Many networkers fail to succeed even they are still in the stage of knowing what momentum is. Because more often than not, the company they are in with not planned for long term and sometimes fake or scam. So ganito. Ang sabi, yung iba nagfe-fail na even bago pa maintindihan o makilala yung momentum. Dahil yung kumpanya, napaka-importante ng linalaro para maintindihan mo yung momentum. Kasi kung fake yung company mo walang pupuntahan, aba, napakasakit niyan pag dumating sa iyo yung tamang momentum. Parang kwento ng mga, ito, kwento ng ito eh. Kailan na pabanggitin, ano? Pero isa sa mga naging, isa sa mga may-ari ng kumpanya, na-experience na ito, mahataw siya. Todo hataw, bit-bit milyon ang pay-in. Pagdating doon sa kumpanya, sarado na. Ang hirap nung gano'n, ano? Napakahirap nung gano'ng experience. Kaya napaka-importante na bago mo maintindihan o gawing sistema yung momentum, kilalanin mo yung kumpanya. Now, rest assured, sa inuupuan mong kumpanya ngayon, kung tinatayuan mo man siya, tinutuktungan, hinihigaan, whatever is your status sa kumpanya natin, eh rest assured, di ba? Ito, mukha, naka-live tayo sa FB, you can put us on record, na yung tinatayuan mong kumpanya, eh wala tayo sa usapin na ito'y lokohan. Ang galing naman namin manloko kung 16 years na kami nanloloko, tama ba? Yeah. Grabe ang mga nanloloko natin, di ba? Philippine Arena. Diba? Mall of Asia. Kung tayo nanloloko, bakit? Buong continent ng Africa, ang niloko natin. Diba? Europa, Middle East, diba? Grabe panloloko ito. Diba? Kung talagang ito'y lokohan lamang. Kaya, napaka-importante dito pa lang sa pagkakaupo mo dyan. Ikaw lang ang hugot mo eh. Ba't ka umatend dito? Gusto mo bang matuto? Gusto mo maintindihan ang kumpanya? Whatever is your hugot, ito magpapatibay. Intindihin mo ang sistemang ito dahil rest assured hindi ka mag-fail dito. Ibig sabihin, rest assured na pag nakilala mo yung momentum, hindi na yung problema kung magagamit mo o hindi. Kasi hindi nga lokohan yung kumpanyang inuupuan mo ngayon. Tama ba? Nagigit siya ng point natin? Andar tayo, ayan. That's why it is very important to be sure of your company. Kasasabi lang natin, it should be in the state of after the formulation and practice or concentration phase. Madalit sa kita, ang momentum system pag dumating sa'yo na nasa kumpanya ka, na nagsisimula pa lang, dalawa imaginin mo dyan eh. Una, totoo ba tong kumpanyan to? Tama? Pangalawa, nagsisimula, hindi mo pwedeng kapitan ng tamang sistema ng momentum. Kasi nagsisimula eh. Tama ba? Kaya tayo, hindi katulad ng iba, ang ginagamit sa ating pangontra, lumang kumpanya na yan eh. Tayo ngayon pinaiintindi ko sa iyo na mas advantage na nasa luma ka dahil may mga sistema na applicable sa mga kumpanyang luma. Dahil may mga sistema na hindi applicable sa bago. Na-imagine mo na sa bagong kumpanya ka, hahataw ka, bit-bit mo pay-in, wala pa palang website, patay ang momentum mo. Tama ba? O, papasok ka sa isang kumpanya na puro power lang, puro hype lang, may tao, pero wala pang produkto.
patay ang momento mo. Tama ba? Eh dito, nagpa-member ka ng Lunes, umatend ka ng NDO ng Merkules, alam mo na agad ang gagawin mo sa negosyo. Simulan mo na, mapa-abroad, mapa-local, takampi mo na agad yung momento kasi hindi ka aawatin. Bakit? Dahil ang kailangan mo, ready na. May office sa Cebu, may office sa Davao, mangingi ka ng lugar sa Pilipinas. Sir, taga-Baguio ko, may office doon. Sir, taga-Bicol ako, may office doon. Sir, taga-Bulacan ako, may office doon. May office din dito. Sino yung sumili? Sino yun? Halika, pasok ka rito. Pasok ka rito, halika rito. Halika rito. Pinatago na sa labas ka, kaya natulit. Christian Cuevas, Top 1, Province Sierra 2021. 6.2 million. Sa mga hindi nakatay noong June 12, ayan, nakikita niyo personal. Bakit papunod siya sa Pedro? Oh, eh, Duterte yan. Duterte. Oh, diba? Kit, congratulations ulit. Thank you very much, ha? Nagpagawa ako ng video dyan eh, greetings video, ginamit ko sa Cebu, dami na inspire sa'yo. Thank you, Kita, thank you. Yeah, grabe, di ba? Nung nagsisimula yan, every Thursday, may training ako sa third floor dati. 10 a.m. to 4, may break time lang kami, may lunch. Regular yan, umatid, isa yan sa pinakanapakadaming tanong. Kaya nakakagawa ako ng module sa kanya pa lang eh. Sa dami ng tanong eh. Oo, oh, eh okay lang. Napaganda buhay, di ba? Ayan, active na polis yan. Active sa servisyo yan. Kaya kung iba dito, wala raw time. Diyos ko, mahawain. Paano active na polis? Eh, ang polis, di ba? Pag jumuti, 24 hours. Oh, kaya lahat ang istorbo sa schedule niya, rinikrut niya. Yung mga matataas ang rango sa kanya. Oh, yan, polis yan. Profit share consistent, no? Every year kasama. Kaya ang US dyan, wala na, sawang-sawa na sa Amerika yan eh. Diba? Kasi pag global ambassador ka, profit sharer ka na, US trip ka pa. Diba? Yan, isa sa mga magpapatuloy sa pinag-uusapan natin na nandito pa ngayon sa Empowered Consumerism, huwag na natin pag-usapan yung salitang stable. Ano na yun eh? Understatement na yan, yung pagkasalitang stable. Ang tanongin nyo na lang yung bangko, di ba? Kasi minsan yan yung problema natin eh, di ba yung bangko na nahihirapan sa atin eh. Araw-araw yata may nagre-request ng income eh, no? Maya-maya, okay lang, yun naman ang pangako ng kumpanya, sige na. Kaya mag-concentrate ka sa mga resulta na ito ang makikinabang. Huwag ka mag-concentrate sa wala kang kinalaman. May mga kanya-kanyang department, di ba? Kasi minsan, magre-reklamo, itatanong pa, sir, bakit walang ano, IT yung itong oras? Buisip ka eh, at 30 na may sumasabay ka pa sa ano eh. Di ba, ang haba-haba ng panahon, may 30 days ang isang buwan, sisiksi ka sa 30. Kaya ang bagal ng internet, sisisihin mo yung IT, di ba? Yung mga, pwede namang huwag sumabay sa katapusan, tama ba? So, huwag kang ano, mag-concentrate doon sa mga sitwasyon na wala kang control. Doon ka sa may control, di ba? Kasi pag may nagtatanong sa amin na gano'n eh, sir, kasi hindi kumayod, ganito. Kasi, pasensya na, kasi punong-puno yung IT natin. So, let's hope, matapos yan hanggang mag-alas 12. Kasi wala naman isasagot sa iyo eh. Yun lang na, alam mo sabihin, oo nga eh, lusubin mo yung IT, sige. Maraming gano'n i-reply ko sa iyo, tama ba? Misa naman, pag ang reklamo, sir, di kumain ko dito ng ano, pang maintenance ko na ako, lalo na eh. Ang haba-haba ng panahon eh, maintenance eh. Diba? So, yung kontrolado mo, gawin mo ng tama. Para yung hindi mo control, wala kang problema. Tama? O, sabi mo sa tawin mo, yung kachi. Sabag ka eh. Okay, sige. Maliwanan tayo dito ha. Ayan, so ibig sabihin, napaka-importante na bago mo matutunan ang tunay na momentum bilang sistema, kailangan ma-establish mo muna yung sarili mo, nasa tamang kumpanya ka ba? Kasi nakakalungkot talaga yung doon mo maintindihan yung momentum, tapos sablay pa yung kumpanyang pinasukan mo. So, good news sa inyo, ng mga nakaupo ngayon dito, hindi na question yan.
Kaya ako ang tanong mo, sige, tuloy mo, tuloy mo. Kung ang tanong mo para sa akin ba yung tao? Eh, malabo ka na. Dapat din mo na tinatanong yan. Ha? Okay, sandar tayo. Ito na. How to build momentum. Simple-simple lang. Don't search for it, make it. Bakit? Remember that momentum is a system and not a mind setting. Maliwanag? Hindi siya mind setting. Sistema siya, kaya ginagawa siya. Hindi siya hinahanap. Ginagawa siya. Madaling salita. Yan. Tengok na. Bago yan. Bago yung simula niya. Ang isa pang magandang tandaan mo rito ng momentum, hindi siya mindsetting at hindi siya pakiramdam. Hindi siya feeling. Ano ba yung feeling ng momentum? Sa labas ng network marketing, gamit ang salitang momentum. Punta ka airport ka. Lalo na kung piloto ka. Kung FA ka, pasahero ka. Sino na kasakay na ng aeroplano? Yan. Na-imagine mo ba aeroplano bago lumipad? Kung gaano kabilis? Sa tingin nyo kung mabagal yun? Aangat ba yun? Hindi. So bakit siya nagmamabilis? Para kumuha ng momentum. Tama? So outside network marketing, momentum is a feeling. Tanda mo ito ha? Outside network marketing, momentum is a feeling. And I'm discouraging everyone na practicing ng momentum based on feeling. Yes. Hindi pwede. Ha? Parang pag-ibig. Pag binay sa feeling, delegado. Saan dapat binay sa pag-ibig? Saan? Mindsetting. Tama. Sa lahat ng mga nasaktan dyan, makaka-relate sa sinabi ko. Tama? Ulitin natin ha? Outside network marketing, tanggapin natin ang momentum ay pakiramdam. Pero inside network marketing, ang momentum ay hindi pakiramdam. Ito ay isang sistema. Diba? Kasi yung iba dito, makapingin lang ng dalawa, momentum na ako. Feeling it. Excited. Tumaas yung income, momentum na ako. Gunggong. Hindi yan ang momentum. Ha? Kasi nga, para sa aeroplano, di ba? Pag sinabi ng kapitan, di ba? This is your captain speaking. Welcome to Cebu Pacific. Di ba? We'll be flying 35,000 feet above sea level and we'll be reaching our destination between 1 to 1:30 p.m. this afternoon. Di ba? Please sit down, fasten your seatbelt, and mabuhay. Cebu Pacific, no? Di ba nagkahalo-halo na? So pag umandar na aeroplano, di ba, ramdam na ramdam mo, bumibilis, di ba? Hanggang sa umakyat, ba, kasi nakamomentum na siya. So sa labas yan ng networking, pakiramdam ang momentum. Sa atin, huwag na huwag mong gagamitin ang pakiramdam ang momentum. Ang momentum dapat sistema, nakikita, nabibilang, nagkakausap, nakakaharap, nakikita ang dumadami. Yan ang momentum. Yan ang momentum. Hindi ko nakapainin lang ng dalawa apply. May level right na ako. Momentum na ako. Sira ulo. Hindi pa yan ang momentum. Ha? Andar tayo. Andar tayo. Sige. So, paano mag-build ng momentum? Number one, magtanim ng plano. Goal setting is the start of all results. Kasi nga, hindi siya hinahanap. Ginagawa. Huwag mong pakiramdaman na, naku, next month sigurado. May sasali sa akin. Ramdam ko eh. Huwag puro damdamin dahil yan nga frustration mo eh. Pag na-reject damdamin, naulanan. Di ba? Nasa waiting shed, basa-basa. Lalaro sa isip, ang layo ng Ortigas. Basa na ako, magawa naman na doon. Diba? Yung tapwa natin dati ng Kutokigaraw, yung Rodel Ganaban, nung nagsisimula sila dito sa AIM, sa Cubao nakakuha ng bahay, grupo sila,
pupunta ng office, linalakad doon, kubaw, papunta rito. Habang naglalakad, minomotivate yung sarili, oh, magkakamustang ako. Eh, totoo naman, di ba, natupad. So, walang drama sa katawan. Yung ibang members, di ba, pag may message, office tayo, reply, umuulan niya. Pag walang ulan, mainit eh. Sakit ng pago eh. Ayaw na lang aminin yung totoo eh. Wala akong pamasyahe eh. Yun na lang, di ba? Aminin mo yung totoo. Dahil sa totoo lang, kung may 10,000 ka sa wallet, kahit anong oras magpatawag ka, apply mo, darating ka eh. Tala ba? Ikaw pa nga mamimili ng lugar eh. Saan tayo apps? Sa Robinson. Sa iba naman, ops, BGC naman tayo, di ba? Kasi may pera ka, eh wala kang pera. Who you? Reply mo sa apply mo, who you? Ba't walang pera? Wala kasi retailing eh. Hindi nagbebenta ng produkto, nahihiya. Ako nagbebenta, oo, ikaw, bundo. Alam ka naman kapitbahay mo, ikaw nagpa-member, tapos kapitbahay mo magtitinda. Sira ulong to. Sino pa naman daluyo ngayon? Ha? Nagigil siya? Ito, sino gusto maging milyonaryo? Taas na kamay. Magbenta ka! Magbenta ka! Hindi ka lang nagbenta eh. Sir, kasi nagpamember ako dito, hindi naman napag-usapan yan. Oh, sorry ka ngayon, pinag-uusapan na ngayon. Diba? Palpak yung pagkakarecruit sa'yo eh. Kaya pag huwag kang ganyan mag-recruit ha? Yung mga salitang walang gagawin, sira ang ulo to. Di ba? Meron ba namang na resulta na walang ginawa? Lahat ng nabuo, may gumalaw. Hindi ka naman pinsan ni Mama Mary na naarawan lang. May tumapong ibon, buntis ka, walang ganun. Sila lang yun, lahi lang nila yun. Tama ba? Yes! Ikaw, para magka-resulta, para mabuntis ang bank account mo, dapat may gumalaw. Yes! Kailangan may gawin. Yes! Kung ka magre-recruit ng yayaman ka dito, wala kang gagawin. Sira, uli mo ang ganyan sa rita eh. Para sumali lang, di ba? Desperado. Sumali ka. Kumita ka na ba dyan? Oo, pagsali mo. Sa ganyang panahon, di ba? Pangit pakinggan eh. Pero pag meron kang plano, may maganda kang ma-represent sa prospect mo. Oh, guilty to mga to eh. Nagagets? Yes. Pag meron kang plano, may ma-represent kang maganda sa prospect mo. Kasi, more often than not ganito, ang prospect mo, walang alam sa networking. Tama ba? Yes. Karamihan, kung may experience na, mas matinding usapan. Pero kung wala pang experience sa networking, more often than not, ang tinitingnan ng prospect mo kung ano yung plano. Kung hindi pa niya mapansin yan, delikado. Kasi madali mo siyang mapapapayin, tas wala kayong pinag-uusapang plano, which is, I found disrespectful sa taong maglalabas ng pera. Tandaan nyo ito, if you wanted serious relationship, long-term business relationship with your supposed to be magiging downlines, be professional by presenting a plano. Parang ganito, kung ahente ako ng condo, pre-selling, ano itsura ng lupa, pa-pre-selling, wala pang building, pre-selling eh. Tama? Ano ang lakas ng loob magbenta ng ahente? Nakausap niya na ang builder. Nakausap niya ng architect at engineer, kaya may plano. Tama ba? Yes. Meron bang ahente magbebenta, walang plano? Boss, ano gusto mo? 2-bedroom, makikiusap tayo. Baka meron. Parking, gano'n ka lang kayo gusto mo? 3 dangkal? Pwede ba yun? Diba pre-selling kami, murang-mura? Magkano? Pinag-usapan pa eh. Diba may gano'n bang ahente? Wala. Lahat ng ahente, nakalabitin ka pa. Boss, gusto mong kondo? Nagandang babae niyan eh. Na-experience ko, hahabulin ka pa eh. Diba boss, gusto niyo kondo? Ikaw ititira ko, ikaw. Kasi, mahirap maraming kondo, wala ka na may titira. Tama din.
ang point, di ba? Kaya sila madalakas ang loob mag-offer kasi alam na nila yung plano. Dapat ikaw ganun ka rin. Ang lakas mo mam-rospect sa sarili mo nga, wala kang plano. Oo, oh, eto malungkot. Yung kakapayin sa last week, hanggang ngayon, wala kang bagang plano eh. Ano ba yung mga plano? Ang daming pinaplano, daily sales. Ha? Huh? Daily sales? Oo naman, negosyo to eh. Ano ba tayo dito? May negosyo tayo. Alam mo bang may negosyo ka? Teka, question. Alam mo bang may produkto ka? Yes! Oh, pag may produkto, dapat araw-araw may benta. Para may pera. Para ang reply, saan ang meeting? Para ang reply, saan tayo makikita-kita? Hindi yung paghinaya ka, office lang, hindi ka makapunta. Dahil kahit Grab, o kahit nalalamod, o kahit na sidecar, wala kang pamasahe. Eh, wala kang plano eh. Wala kang daily sales eh. Sabi ng mga umatid, grabe oh. Training ba to o sermon? Pareho. Tama ba? Yes! Tanong na muna, sino ba ang nasasaktan pag di ka kumikita? Sino ba? Kayo? Hindi, kami. Kami ang nasasaktan. Bakit? Mamaya, mag-grocery na naman ako. Ang budget ko, 15,000. Oh, sa buwan yun. Sa kukunin yun. Sa kinita ko sa inyo. Tama ba? Yes. Tapos kayo walang kinita. Ako may 15,000 grocery. Tapos ikaw, wala. Sino masasaktan? Kami. Baka hindi ko manguya yung bibiling ko. Nag-gets mo? Yes! Kasalanan ko ba yun? Hindi! Dahil ikaw nag-pay-in, kami kumita. Eh ikaw tamad, kasalanan mo yan. Siya, hindi kami tamad kung makapagsalita ka naman. Patutunayan kung tamad ka. Magkano income ng takwan? 6 million monthly. Pag nag 5 million, galit na galit. Tumatawag dito, bakit daw 5 million lang? I-explain sa kanya, ito, ganito, may kulang. Galit na galit sa sarili niya. Kasi tinamad daw siya last month. 5 million ang kinita, tinamad. Ikaw, wala pang 1 million kinita mo. Wala pang 100,000 kinita mo. Wala pang 10,000. Ano tawag sa'yo? Hindi, batugan. Magagalit ka sa akin, hindi ka magagalit sa akin. Pero every time, pag bumangon ka sa umaga, pag tinatamad ka, pag feeling mo parang walang mangyayari, pag feeling mo parang hindi para sa iyo to, tandaan mo itong sinabi ko. Dahil nagbayad ka, kumita kami. Tapos ikaw hindi nakikilos, paano kakikita? May negosyo ka, hindi mo binibenta ang produkto, pasosyal ka eh. Ako, nagbebenta ng excuse me. Wala namang pandata, walang pamasahe. Panay ka na bimpengi sa apply. Apply, malaki naman ang chineki mo. Kahit yung butala, amin na lang. Ano pa naman buhay yan? Diba? Napamember ka para sa ganyan, hindi po pwede eh. Tandaan mo, kaya pinakikilala ang mga top earner, hindi para Diyosin. Pinakikilala ang mga top earner para hindi lang maging idol. Pinakikilala ang mga top earner para alam mo kung sino yung papantayan mo o lalampasan. Tandaan mo yan. Hindi na habang buhay, tagapalakpak. Wala tayong package ng pangalan Fans Club Package. Yan ang gusto ko. Papamember ako, Fans Club lang ako. Magaling akong pumalakpak eh. Pag nagalit ka pa sa sinasabi ko, hindi mo na naintindihan ang mensahe ko. Tama? Sasamahan kita sa Mandaluyong. Nag-gets mo? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sabihin mo, ano? Ay, tingnan nyo, ha? Number one pa lang yan. Number one pa lang yan.
E 35 yan. Malamang po mami na alibog lang. Biro lang, biro lang. Hindi, ganun lang naman yan eh. Pag tinamaan ka, very good. Pag hindi, kawawa ka, mag-quit ka na lang. Kung magalit ka sa akin, mag-quit ka na lang. Pero kung ma-appreciate mo yung concern ko sa'yo, yayaman ka dito. Yeah! Kaya sa susunod, pakaulang schedule, bitbitin nyo na yung matitigas ang ulo nyo downline. Yeah! Ay, mga tamad nyo downline, bitbitin nyo ito. Dahil unang-una, hindi nyo kaya sabihin sa kanila ito sinasabi ko. Kaya bitbitin nyo ito. Gusto mo ako ay, hoy! Hindi sa pagyayabang. Ha? 2006. Ako pa lang naman ang trainer. So lahat ng Hall of Famer, lahat ng top 20, lahat ang sinabi ko sa inyo eh, nadinig nila dati ito. Yung iba, nakinig. Yung hindi nakinig, hindi ko na-loss yun. Kasi kumita na ako dun. Kaya ikaw, kung papayag araw-araw, sila lang kumikita, ikaw na may problema. Ha? Kaya pagising sa umaga, tinatamad, tandaan mo itong sinabi ko. Galitin mo ang sarili mo. Huwag ka sa akin magalit. Magalit ka sa sarili mo. Tamad mo! Bumangong ka! Magbenta ka, mag-prospect ka, mag-online ka, mag-online ka. Kausapin mo ni angkir mo, tagal-tagal na, 2 years mo nang hindi kinakausap. Kausapin mo ni mga classmate mo, ganyan. Diba, lahat ng kakilala, awin hintay mo! Lumapit sila, lumapit. Uy, sali ako sa'yo, tanda may warning ko. Diba? Tayo na ang lumalapit sa'yo, mapakot ka. Diba? Huwag mo hintayin yun. Hanggat may umaayaw, tira. Diba? Hanggat may gusto, tira din. Diba? Kesa naman wala kang ginagawa. Sabi, magiging milyonaryo, sabi nino. Diba? Lahat may kilos, lahat may gawa. Alisin yung drama sa katawan? Ako? Sino mahilig sa pelikula? Magagandang pelikula. Yung mga movies talagang magaganda. Yung mga movies, diba? Alam nyo lahat ng pelikula, mapa local o international, nabuo yan, ang sinisigaw ng director, action. Lights, camera, action. Walang director na, lights, camera, drama. Mapa-action yan. Action! Talagang gumugulong bata. Ilang beses na hinampas ng pala, binaril, buhay pa rin. Sanaksak na eh. Hayop ang... Kaya masarap yata ang pangalan, Cardo eh. Diba? Hindi mamatay yung mata. Oh, kahit na love scene, kahit na drama yan, kahit pa 3 times, action pa din ang sinisigaw. Diba? Kahit bed scene pa yan. Action! Diba? Magplano. Huwag maghihiwalay sa araw na to na walang plano. Ang daming pinaplano. Maging SE. Maging GA. Maging GA. Ilan ang bagong direct? Ilan ang beta next week? Beta? Ang dami. Ang dami pwedeng paplanuan. Huwag yung nakikita lang kayo kasi malamig sa mall. Starbucks. Diba? Picture, for lifestyle. Huwag ganun. Hindi ko sinabing huwag lang ganun. Puro enjoy, huwag lang yun. Dapat marami pati pagpaplano. Tapos habang open ka sa lahat. Upline, tsaka downline. Para alam kung ang direksyon. May gets mo? Yes! Kaya tayo. Oh. Number 2, grow the plan. Involve the team, give everyone their part. 2, finish. Napakasarap pag may grupo ka. Huwag kang individual. Huwag kang nag-iisa. Napakahirap ng nag-iisa. Wala kang kakampi. Maging open. Sabihin mo sa upline mo, sabihin mo sa downline mo yung plano mo. Yun iba kasi secret eh. O walang downline,
the more dapat magplano magka-downline. Wala na yung upline? Okay lang yun. Kasi, kasi, ang kumpanya nandito pa. Hindi ko na lahat. Kasi nabarang pepe out sa inyo. Kumpanya. Diba? Hindi naman upline. Tama? Tinamaan ng lente. O, involved dapat lahat. Alam ni downline ng plano, alam ni upline ng plano. Huwag isikreto ang mga plano. Yes. Ang problema kasi sa iba, hindi sinasabi yung plano. Kasi takot daw asarin pag hindi natupad. Bawa, 3 months from now, ganito ang income ko, ganito yung bibiling kong motor, ganito yung kotse na ibabag na bibiling ko. Pagka hindi daw natupad, eh, hindi natupad. Yun daw ang iniiwasan. Mali yun. Dapat mas dinideclare mo. Get everybody involved. Handa tayo. Ayan. How to build momentum pa rin. Number 3, live up to the plan. Massive action is required. Never get tired of accomplishing daily targets before you indulge yourself to bigger challenges or bigger targets, yung mga pangtaunan na mga target pangbuwanan. Pag-graduate mo muna ang sarili mo, masterin mo muna yung mga daily targets. Tapos you grow gradually. That's what we call living up to the plan. Kasi napakasarap ng small achievements, palaki ng palaki. Walang problema doon. Kasi yung iba nakikita ko, bagong-bago, ang target ka agad pang matagala na. Yung ang target ka agad, yung pang parang mga isang taon na dito sa company. Eh, ang mga daily targets, kasama pa dito yung daily learnings. Eh. Diba? Yung training itself, kasama sa mga targets mo yan. Kung ano yung mga dapat mo ma-accomplish, always remember this. Ang training, continuous process yan. Walang katapusan to. Kahit na maging multi-millionaire ka dito, may mga trainings pa rin para sa'yo. From the very basic up to the advanced. But ang tip ko lang, before going to middle and advanced, be the master of the basics. Kasi yan ang mag-ano sa'yo, sasalba. Yan ang pinaka-foundation mo, yung mga basics na training talaga dyan. Before you go into yung mga advanced. So, massive action ang kailangan, living up to the plan. Daily targets, making your profile beefy. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung profile picture patatabahin mo. Hindi. Yung profile mo, the way people see you, the way people hears you, the way people would understand and accept you, dapat mataba, beefy, malaman. So, paano nagiging malaman? Training. Importante ba na malaman? Yes, because trust issue ito. Yung isang tanong lang, pag hindi mo nasagot ng maayos, sablay ka na. Your answer may be not accurate, pero dapat helpful. Sample. Ilang capsule ang dapat iniinom nung may sugat dahil sa diabetes? Hindi ka sigurado sa sagot dyan. Tama ba? Anong helpful na sagot? Friday, attend tayo, mag-question tayo kay Dr. Boots para mas sigurado. Helpful yung sagot mo. Hindi accurate, pero helpful. That's beefing up. May alam ka. May alam ka na Friday, pwede magtanong kay Dr. Boots. Eh kung ganito ang sagot mo, ha? May sugat na ba? Nako! Puputuloy ko yan! Mali na yung sagot mo, hindi ka na nakatulong, tinakot mo pa yung prospect mo. Nag-gets mo? Yes! Kasi ang intention mo, makabenta pa ng maraming C24. Mali! So, beefing up your profile. Beefing up your personality. Beefing up your presence sa negosyo. Napaka-importante yun. Kaya, daily target, pagantay ng image mo, should be a daily thing for us. May gawin ka lang mali eh. Sablay na negosyo mo, damay-damay na lahat eh. Lalo na pag perang involved. Di ba? Nag-gets nyo? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ha? Oh, andam tayo. Review the plan.
Take out useless acts, retain useful acts, add more to it, and make sure to update and improve every time. Madaling salita, pinag-uusapan din habang umaandar yung plano. Alisin yung mga use, mga useless, alisin na yun. Yung mga hindi nakakatulong. Pero yung nakakatulong, ituloy. Ito, tip. Sa pagre-review ng plano, maaari nakikita mo, halimbawa ang plano mo, 1 month, eh nakaka 2 weeks na. Mukhang hindi ko mahihit na. Pwedeng ganun eh. Mukhang hindi mahihit na. Anong pwedeng gawin? Palitan yung plano? Hindi. Adjust. Dagdagan mo ng araw. Dagdagan mo ng mga bagong steps. Alisin yung mga useless. Anong point? You can always review, you can always adjust the ways, but never change the goal. Never change the target. Kasi ito tip, sa isang tunay na networker, napakasarap ng pakiramdam pag na-hit mo yung kauna-unahang ginol mo. At napakasakit pag hindi mo na-hit yung kauna-unahang goal mo. Meron ganitong kwento. Ang goal niya, 6 months kotse. Nung hindi mahihit, motor na lang daw. Okay. Na-hit yung motor. Pero kada umaandar siya sa kalsada at nakakakita ng kotse gusto niya, hindi siya masaya. Bakit? Kasi you gave up on yourself eh. Eh, the company can provide naman eh. Kung gusto mo talaga ng kotse, you don't need to change your goal. You can always reassess the plan, you can review the plan, but never change the goal. You can change your ways, walang problema doon. Parang pagpunta lang ng Baguio. Kung nasanay ka sa MacArthur Highway, we can change the ways. Pwede tayong dumaan sa text-text na yan, mga e-text, kung ano mang text-text na kalsada yan. Mas mabilis makakarating. Tama ba? Yeah. Hindi pinalitan yung goal, pinalitan yung way. And if you will pursue sa unang target mo, that is one way of showing how serious you are sa negosyo. How serious you are in getting your dreams. Kasi maraming nakakakuha ng dreams nila dito eh, for 16 years. Pareho kayo ng produkto, pareho kayo ng kumpanya. Ano pinagkaiba sa kilos mo at sa paniniwala mo sa sarili? Tama? So hindi ko talaga kaya eh. Ikaw nagsasabi niyan. Pero mga tao na kapaligid sa'yo nagsasabi, kaya mo. Kasi hindi lang ikaw ang unang gagawa niyan. Marami nang gumawa. Tama? Marami nang gumawa. Di ba rin sana kung kahapon lang tayo nagsimula, ganito ako magsalita, pagbabatuhin nyo na ako. Pero sigurado, binobola ko kayo. Tama ba? Yes. Pero 16 years na eh. Napakadami na. More than pa nga. So na-expect namin ang mga nangyari talaga dito. Averaging tayo, 2 millionaires a day. Marami na mo. At nakikita mo, nahahawakan mo, napapakinggan mo, nakakausap mo. Nandyan sila. Pilipinas at abroad. Tama? Handa ba yun? 35, di ba? 30 na lang. Don't stop the plan. Keep your sight on the target. Focus all your attention to your goals. Keep excited for the positive and result. Pareho na yan. Nag-discuss ko. Ayan. Maabot ba yung camera nyo? Nakikita ba? Okay. So, handa tayo. Malapit na matapos. 30 na lang eh. Out of it momentum. O, tamo, tapos na yung 1 to 5 lang yun. Yan. How to build momentum pa rin. You have to establish yourself as a network marketing leader. Basa. Leader. You have to establish yourself as a network marketing. Basa. Leader. Basa. Leader. Yan. Develop downline leaders too. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng habang buhay ka tagasunod.
dapat dumating ang panahon, meron kang pinasusunod. Yes. You get it? Yes. Hindi nga abang buhay ikaw ay fans club. Tandaan mo yan, ha? Okay. Sandar tayo. Make sure to have groups, teams in at least 7 key cities in the Philippines. If you can do more, go ahead. Ulitin ko. If you can do mas marami sa 7 cities, do it. Philippines pa lang sinasabi ko. You can also go abroad. If you wanted to build yung sinasabi natin talagang tremendous na momentum, kailangan may grupo ka. At least pinaka-konte. Huwag mo na akong tanungin, ano-ano yung mga 7 key cities na yan? Ikaw na nakakaalam niyan. Sobra namang spoon-fed na yan kung iisa-isahin ko pa. Sir, taga ganitong city ako probinsya. Key city po ba yun? O ito, susunod. Loko-loko pa. Ikaw lang ang nakadinig. Paano mo madedetermine na ito ay key city? Paano? Number one, ang titingnan nyo sa lugar, ha? Para ito, pag sinabi kasi key city, important city. O, ito, titingnan nyo, ha? Number one, kung may bangko. At least, 3. Kung iba-ibang bangko, very good. Una-una, ano magandang bangko? BDO. Ina-negosyo natin eh. Tama ba? Yes. So kung may ibang bangko pa yan, okay lang. Kasi pag may bangko yung lugar, ibig sabihin progressive. At pag progressive ang lugar, attack. Build your network. Tama? Kasi napakahirap nung lugar. Hindi naman sa binababa natin. Pero may mga lugar, di ba? Wala nang kalsada eh. Tama? Bangko pa. Nagigits nyo? Yes. Hindi natin sinasabing huwag natin puntahan. Pwede pag naka-establish ka na. Tama? Unahin mo yung mga lugar na talagang malaki ang potensyal. At saka ka magsangay. Kahit yung mga lugar na may hirap, puntahan mo na yan. Kasi meron ka ng kakapitan. Nagigits? Yan. Yan dyan mo malalaman kung importante yung lugar. Andar tayo. How to build pa rin. Create a name for yourself and for your team. Now, ito may misconception dito. Sir, bagong-bago pa lang kami. Gagawa na ba kami ng sarili namin? Grupo? Para hindi tayo magkaroon ng confusion, ganito yan. Sabi ko kanina, dapat laging open sa upline. Tama ba? Itong aspeto na to, this will be left for you and your mother or father or grand upline to decide. Kasi sila yung nagseset niyan kung ready ka na na mag-create ng pangalan para sa sarili mo at sa grupo mo. Yeah. Hindi yung bagong-bago ka pa lang, tatatlo pa lang, apat, ani pa lang downline mo, hiwalay na tayo. Gagawin na tayo sa sariling grupo. Di ba? Ano pa alam gusto natin? Ra-ra-ra, sisbumba. Diba? Anong grupo yan? Diba? Kasi, pag ito kasama sa target mo na magkaroon ng sariling pangalan ng grupo, magkaroon sariling grupo, for sure, magkakaroon kayo ng latag ng plano, ng upline mo. And this is building relationship. Habang nagmo-momentum, this is building relationship. Nagigets? Yes. Kasi ito, simpleng kwento lang. Sa mga hindi na po inabot yung pangalang Benjamin Quintanar Jr. o mas kilala sa pangalang June Quintanar. I-research nyo na lang. Huwag na sa gulo-gulo-gulo. Sa utog na lang utog. Sa YouTube na panoorin nyo. Siya ang kauna-unahang Filipino network marketer na nagka-Ferrari. Siya ang kauna-unahang network marketer consistent for almost 7 years, 1 million a month. During the 90s ito,
90s tumawad ng early 2000, kaya napakalaki po ng 1 million that time. Panorin nyo sa YouTube, marami siyang mga feature videos na tulad ng interview niya kay Sharon, sa unang hearing, People, Eyewitness, yung mga ganyan. Ngayon lang, huwag nyo isang alapin kasi sumakabilang buhay na yun. Ngayon, ano ang relevance sa kinikwento ko? Kasi yun ang apply namin. Apply namin siya. Sa forever living. Now, ano ang leksyon na konektado dito sa sinasabi ko? Sabi ko, apply, for almost 7 years, bakit ikaw ang number one? Simple lang ang sagot niya. Kasi mas marami akong downline na mas magaling sa akin. Kaya ito, dumadating talaga ito. Dumadating itong panahon na ito. So make sure from the start, you have this in your plans with your upline. Kasi eventually, this is not just building for yourself, this is building relationship with your uplines. And eventually leading you sa tunay na leadership on your own. Paliwanag? So sige, tuloy mo yan, tuloy mo yan. Yung sinagot sa akin ng upline ko, isa lang ibig sabihin, ang mga tunay na leader, tumatanggap ng mas magaling sa kanya. Ang tunay na leader, hindi siya papayag na siya lang ang magaling sa grupo. Ang tunay na leader, mas dinedevelop pa yung mas magaling sa kanya. Madaling salita, ang totoong leader, hindi habang buhay, siya lang yung magaling. Hindi ganun. You will never ever understand yung salitang leverage and copy business hanggat hindi mo naintindihan yung kasasabi ko lang na kwento. Hindi mo ma-experience ang tunay na leverage kung wala kang mga leader na mas magagaling sa iyo. Pero anong bottom line? Ba't sila bumaling? Kasi may nakopya sa iyo. Copy business na eh. So huwag mo ding expect na gumaling ang downline mo na walang nakikita sa iyong dapat kopyahin. Sa'yo pa rin magsisimula yan. Sa'yo, maaaring mas malaki ang resulta nila. Okay lang. Sa'yo kinopya yun eh. Maaaring mas gumanda ang buhay nila financially. Okay lang. Sa'yo nagmula yun eh. Nagigets nyo? Yes! Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Ikaw yun eh. Sabihin mo, ikaw yun eh. So, kaya yan ang ipagdasal nyo. Huwag yung magdasal nyo. Lord, sana bukas po si Pagin po ng adalan ko, marami kami pain, Lord. Pagdasal mo, Lord, sana may mga dumapo sa akin na agila. Sana mga dumapo sa akin mga gagaling na tao. Sana dumapo sa akin yung mga mahihiling. Sana dumapo sa akin yung willing matuto sa akin. Kaya Lord, bigyan nyo rin ako ng tamang kaalaman. Dapat gano'n. Para deserve mo, every 1,000 na binibilang mo, deserve mo yan. Diba? Yun ang tunay na sama-sama sa tagumpay. Walang iwanan. Andam tayo. Are you ready? Yes! Tatapusin ko na. Okay na. Okay lang. Tapusin na natin. Para ayaw pa. Ayan. Be recognized, be part of the elite and awarded kasama sa mga pinagplanuhan. Kasama yan sa pagbibuild ng momentum. Huwag kang papayag na hindi ko maakyat ng stage. Dapat nare-recognize. Diba? Katulad sa July 4, magkano kami, hindi ko pa na-check na babasa yung final list ng mga naka-get-re-promo. Kasi sa
Sa July 4, meron kaming recognition. Ito, last month yung get 4. Ayan, si Melanie. Get 5 pala, last month. Tayo na naman, Melanie. Pagkakasipo niya. Tumayo ka! Tumayo ka! Ayan, si Melanie, kakabiko. Last month, get 5 ang nabuha niya sa East Verse 3.0. Ayan, thank you. Congrats, Melanie. Sa Monday, July 4, magre-recognize kami ulit ni VP Arnelin Bin. Yung mga naka-get 3, ang dami. Karamihan na sa abroad. Grabe talaga, grabe talaga. Kaya dito yung mga hindi naka-get 3, dos ka! Ingit na naman. Diba? Meron ng direct referral, may match sales pa, may bonus pa. Talaga naman. Kaya yan, Pat yan, dapat nare-recognize ka. Kasama ka sa mga awarded. Dapat hinihit mo. Para may kopyahin yung downline mo. Kasama mo mga downline mo. Mahiya kayo pag di nyo may kopya yan. Kasi, magkaka-downlines din kayo. Alam na namang si Apple nyo pa kopyahin. Dapat kayo na. Kayo, magkaka-downline din kayo. Dapat kayo na role model. Diba? Ano sabi nga natin? Beefing up your profile. Ayan ang tanin nyo si Ariel. Sawang-sawa sa recognition. Kung gano'ng karami ang puti sa loob, ganyan karami ang recognition nyo. Masan, may grupo ka rito? May grupo ka rito? Gayahin nyo. O kaya, lampasan. Okay lang yan. Sige, lampay. Kayo, kailan ko kayo ituturo? Ha? Ito, ito. Galing sa kulungan. Ganon. Ganon turo? Oh, hindi. Kailangan ma-recognize, makilala, ha? Are you learning ba? Are you learning? Yes! Nangigigil ka na ba? Yes! Manggigil sa sarili, ha? Alalahanin, kumita kami. Pag tinatamad, di ba? Kumita, kumita sila eh. Now, always show your force, be productively active, mag-ingay sa social media. Paggamit pa lang ng produkto, mag-ingay ka na. Ang dami mong kapitbahay, friends mo sa FB, hindi naman alam na may produkto ang maganda. Kasi nga di mo pinopost. Hindi ka nagmamalaki na may dinideliver. Hindi ka nagmamalaki na gumagamit yung nanay mo, tatay mo, anak mo ng produkto. Hindi mo ginagamit eh. Oh, next ang ginagamit sa pag-online. Kahit offline ka, dapat ginagamit mo. Ine-present mo. Okay, hindi tayo. Be excited and be the extension of excitement. Bakit? After all na mga nadinig mo, after the understanding that the company can provide, dapat excited ka. Tandaan nyo to. Isa sa responsibilidad natin is to inspire people. Although we don't convince them, but by you presenting the business the rightful way, you can inspire them. At pag na-inspire yan, may requirement ka na, excited ka. You should be the extension of excitement. Yes. Punong-puno ng problema sa labas, huwag na natin dagdagan. Diba? Ang dami ng negativity sa labas, huwag na natin dagdagan. Because of the pandemic, of course, yung pag-iingat. Other than that, please, be the extension of good things to happen sa buhay. Maaring hindi ka religious, maaring hindi ka naman tunay na negosyante, but you're here right now. May purpose ka ni. May purpose ka na. You need to inspire. Kaya nga dati nagpagawa ko ng pin. Para mabinibigyan namin ng SE pataas eh. Sa third floor pa nun, ihingi lang sa counter yung SE na ako, bibigyan ka. Yung pin nakalagay yun, alam niyo yung logo ng Intel? Yung Intel Inside. Ang logo na kalagay doon, ano? Being an inspiration is everyone's obligation. Kaya, inakalagay sa pinrelalim din. Ay, yung iba pang pinakalagay, inspirasyon ako. May ganun. So, dapat alam mo, trabaho mo, isang trabaho mag-inspire ng tao. Ito na. Tapos na tayo sa building. How to maintain naman. Naku, gano'n kaya kahaba itong maintain? Ang haba ng how to build it. Ano kaya kahaba ito? Okay, magalala. How to maintain? Yan lang ang sagot dyan. You don't maintain it, you keep on building it.
Bakit mo i-maintain? So pag minaintain mo yung momentum mo sa 10,000, 10,000 ka forever and ever. Amen. Tama ba? So don't maintain your momentum. Meaning, if you have this momentum, you keep on building your income too. You keep on building your team. You keep building everything. Padami na padami na padami. Once you stop, you maintain it. Pag maintain, plateau. Tama? Universal law. All that comes up will go down. Yun ang malungkot. Swerte mo na mag-plato. Saan ka maintain mo? Eh, hindi mo na inalagang pataas, bababa yan. So, never maintain momentum. Always grow up and always build it. You cannot maintain momentum, tandaan yan, but you can always build it. Bakit? Maintaining means it's constant, it means stagnant. It means nothing else follows. It means na stopping at a certain point. Kaya ito ang tamang intindi ng momentum. Once you build it, don't maintain. Keep on building. And why not? Lahat naman ang pinag-usapan natin, cycle lang. Use the products. Push the product. Recruit people. Attend training, pumalakpak, sumigaw, maging awardee, mag-good morning power, grabe. Pero ka bang ititigil doon? Kaya dito na lang. Use the product, push the product, recruit, attend training, attend events. Ano ititigil mo ron eh? Talaga naman tuloy-tuloy mong gagawin. And while doing it, tuloy-tuloy with massive action, mag-i-improve ka, gagaling ka sa negosyo, doon ka pa patitigil? Hindi. Mas tuloy-tuloy mong gagawin, may naniniwala na sa'yo. Lahat yung grupo mo, tuloy-tuloy, don't stop it. Continue to do momentum. Always remember, network marketing means always building, build, 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 and build. Sipin mo, wala pa si Duterte, ginagamit ko niya, build, 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 build na yan. Ngayon, bakit kailangan hindi i-maintain? Dahil tandaan, ang momentum ay hindi pakiramdam. It is a system. Maliwanag ba yun? Yan. That is your momentum. Naintindihan? Yan. Sige. Okay. Kaya noon sa ilalim mo, remember it is a system and not a feeling. Hindi siya pakiramdam. Siya ay sistema. Naintindihan? Yes! O, diba? Isang page lang pagdating sa how to maintain. Okay na? Napicture na? Yes! Okay, 3, 2, 1. O, thank you very much. See you. God bless. God bless. Sino gusto maging milyonaryo pa sa dalawang mamay? Walo lang talaga eh. Walo lang talaga. May natutunan ba? Yeah! Okay, so mga kaibigan, ang training sa atin, alam niyo naman mga schedule na, no? So make it a habit, gawin yung culture building ito. Napakaganda na nakakatin sa office kasi pag may nakausap kayong tao, pag tinanong kung nakarating ka na sa office, napakasarap sabihin ng yes at dadaling kita ron. Walo lang talaga. Once again, maraming salamat sa inyong pag-attend. Sa darating pang mga araw, magkikita-kita tayo. Okay ba yun? Sino gusto maging milyonaryo ka sa kamay? Walo lang talaga. Pero kung naniniwala ka kasama ka sa walo, tumayo ka!